Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Gaya ka pa rin ng dati, Ria. You never fail to mesmerize me. Ang ganda-ganda mo pa rin. Bigyan mo ako ng trabaho. Marunong ka mag-drive? Ako na lang po ako na... Ito, Miguel. Bakit ganun? Bakit wala akong naramdaman? Tema na naman! Mio! Mio, hindi ko makontrol! Mio! Ano nangyari? Mio! Ano siya sinahala? Kapatay mo ba yung anak ko? Hindi ka tao! Si Mio, nakuliente ni Raprap. Ano nangyari? Dali natin sa ospital! Bilis! Sige na, sige na! Lumakad na kayo! Tatawagan ko, Sir Alberto. Para masabihan! Bisan mo! Naku, kailangan bumalik tayo. Nasaan yung mga tao? Bakit ano ba nangyari? Eh, si Mio, na-aksidente. Hindi ko naman sinasadya eh. Bigla ko siyang nakuryente. Ano ba kasi nangyari? Kinuryente mo si Mio? Ano? Ang bad mo, Chong! Nakuryente ka? Pero hindi ko naman po sinasadya. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa kwarto mo. At baka makasakit ka na naman. Sige na, Iboy. Pumasok ka na. O kayo, ligpitan na ng mga gamit niyo. Sige na. Sige na. Mio! Kung ganyan ito, walang pong talo. Ang pasyente lang po pwede sa loob. Ano ba nangyari? Hindi nga ba, nakuryente! Nakuryente siya! Paano nakuryente? Hindi ko alam! Mamaya na tayo mag-usap! Si Mio kailangan magamot! Ano bang nangyari sa'yo, Iboy? Ganun ba talaga? Isang mali mo lang? Galit na sila sa'yo? Ano mang gusto magkamali eh? Hindi ko gusto masira. Hindi ko gusto masaktan kami, yo. He has burns sa paa niya, but he'll be okay. Nabigla lang po yung bata. Good thing hindi ganun kalakas yung boltahe. For some reason, siguro sinuwerte lang talaga si Mio. But nonetheless, I'm gonna make him stay a bit longer so I can do more tests on him. Siguraduhin lang po natin na walang problema sa puso yung bata. Oh yeah, okay na yan. Yeah, we'll discharge him. Huwag ka mag-alala, Ria. Mio will be fine. Si Raprap may kasalanan ito eh. Kinuryente niya si Mio. Ganyan talaga mga bata eh. Sandali, ha? Ria, aalis lang ako. May kailangan lang akong ayusin. Tawagan mo na lang ako pag kailangan mo ko. Salamat, Miguel. Okay? Hindi mo makontrol yung boyfriend mo na yan. He's siding with the enemy. Hoy, hindi ko siya boyfriend, okay? At saka hindi ko naman alam kung bakit siya nagtatrabaho at ito Miguel eh. Siguro may sarili siyang dahilan. At anong magiging dahilan niya, ha? Ewan ko. Siguro dun sa nawawala niyang tatay. Siguro yun. And you think Miguel will fall for that crap? You better stay away from him. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kinakalaban niya tayo. He's just trying to pick up kung saan natapos yung tatang niya. Tara, bilisan mo. Ria. Tatay. Nagpahatid ako dito as soon as
natanggap yung tawag ni Rutherford at may dala kaming mga gamit ni Mio. Bigay mo na. Salamat po. Kumusta siya? Sana okay na. Nakuryente daw. Eh, saan? Yung batang si Rap-Rap. Siya po ang nagkuryente kay Mio. Ano? Mahirap po sigurong paniwalaan yung sasabihin ko sa inyo, pero si Rap-Rap po, hindi ho siya bata. Hindi siya tao. Isa siyang robot. Alam niyo, may hindi kayo nagulat. Alam niyo na robot siya? No, Priya. Teka. Makinig ko kayo sa akin. Sabihin niyo sa akin kung ano o sino yung robot na yon. Pwede mo nasundin yung mga patid mo. Gamitin mo na itong kotse. Ay, sir. Hindi ko mo ba kayo intend? Hindi na. Kaya ko na ito mag-isa. Saan ka ba pupunta, Miguel? Kailangan gumana ka. Hindi ako susuko. Hindi pwede. Maraming nakasalalay dito. Nakasalalay ang pamilya ko. Si Rap-Rap, ang Project Alphabot na sinimula ni Gabriel. Bago pa man naging kayo, ginagawa na ni Gabriel ang robot. Kinumisyon ko siya dahil akala ko matutulungan niyang karaos ang kumpanya. Dinisenyo niya ang Alphabot para basahin ang brain waves ng isang tao at sumunod sa mga iuutos sa kanya sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Isang malaking proyekto, maselan, komplikado. Pero pinilit ko si Gabriel na tapusin niya kaagad. Minadali niya. Nagkamali ako. Matagal nang nangyari yun, pero hanggang sa araw na ito, hindi pa rin mawala sa isip. Pero napapagana na niya ang robot. Oo. Sumusunod sa mga iniuutos sa kanya. Ria, okay ka lang? Susunduin ko na mga kapatid ko. Sandali lang, Jepoy. Pupuntahan ko kapatid mo. Si Jepoy Bentay? Oo. Ika nga dito. Mag-usap na tayo. Yung Jepoy na yon at yung pagtatrabaho ni kay Miguel, that could mean trouble for you. For us. Don't worry, tita. I can handle him. Sigurado ka? Pwede bang pagkatiwalaan mo na lang ako? Pinapaalala ko lang sa'yo ang plano mo. Sinimulan mo. Kaya tapusin mo.
And as for that Ella girl, huwag mong hayaan na ma-distract ka sa kanya. Kung alanganin, mas mabuti pang pakawalan na natin sila. Walang kinalaman si Ella sa plano ko, tita. I assure you, everything will push through. Ella has no role in this. Kahit pa yung pagbaliktad ni Jepoy. In the end, makukuha ko pa rin lahat ng gusto ko. Look, Gilbert. Ang sinasabi ko lang, baka sobra na lahat ng mga nangyayaring to. Even the robot is out of control. Nananakit ng tao. I love Iboy. Pero sa nangyayaring to, things are becoming more and more complicated. Ayokong tayo naman na makuryente sa lahat na nangyayaring to. Sa lahat ng pinagpagkuhanan na trabaho kay Kuya Miguel pa, alam mo namang galit na galit sa Gilbert sa kanya. At saka akala ko ba delikado siyang tao? Huwag mo ko pagsalita ng ganyan. Hindi mo alam kung anong rason ko. Ang matakot ka sa Gilbert na yan. Kita mo, galit na galit gagawin ang lahat para lang makaganti. Ano ba nangyayari sa'yo, Jepoy? Sabihin mo nga sa akin, may binabala ka ba? Nahahawa ka na kay Gilbert. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Alam kong may dahilan ka kung bakit ka andito. Kilala na kita eh. Kilala mo pala ako eh. O ba't kailangan mo pa magtanong? Mahirap yung ginagawa mo, Jepoy. Ha? Lumalaban ka mag-isa eh. Ano gusto mo? Hayaan ko lang basta mawala si Tatang? Siguraduhin mo lang na hindi ka rin magbubulag ng galit mo. Baka pareho lang din kayo. Magkaaway ulit kayo? Hindi. Magpapaalam lang ako kay Iboy, ha? Huwag na kayo. Lalapit sa Iboy na yan, ha? Delikado yan. Baka masaktan pa kayo. Tara na, tara na. Ella, pasok na sa loob. Natawag pa ako ng ospital. Malaman ko kung ano nangyari kay Mio. Pero, paano nangyari yon na yung robot? Kung umarte, kung kumilos, para siyang totoong tao. Hindi nga rin may paliwanag ni Gabriel. Pero ang sabi niya, he thinks na naipasa yung brainwaves ni Adrian sa robot. Actually, si Rutherford may ibang opinion. Ang sabi niya, parang pumasok yung kaluluwa ni Adrian sa robot. Mga paliwanag na yan, posible, pero hindi pa rin tayo nakasisiguro. Baka si Iboy lang ang tunay na nakakaalam. Iboy? Si Rapra. Yun ang pangalan niya, Iboy. Si Miguel. Alam ba ni Miguel ang tungkol kay Rapra? Na robot siya? Hindi. At dapat siguro ay hindi niya malaman. Bakit naman hindi? Yeah. Anak ko si Miguel. Alam ko kung ano ang kaya niyang gawin kapag meron siyang hinahabol na ambisyon. Naniniwala ako na binabalak siyang masama. Bakit ganun kayo sa anak niyo? Niwala kayong tiwala sa kanya. Simula nang magising ako, siya lang ang naging tapat sa akin. Iya. Kasama yan sa plano niya. Maniwala ka sa akin. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Paano ako maniniwala sa inyo? Kung simula pa lang, tinago niyo na yung tungkol kay Rap-Rap. Nagkakamali ka, Ria. Huwag kang mabulag sa mga nakikita mo ngayon. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan. Kailangan ko mapag-isa. Mabangas ng kutsi mo, Kuya Jepoy. Sa atin ba to? Sana oo! Ang ganda nito eh! Hindi ba kayo marunong mag-behave inside the car? Tama si Mimi. Behave lang kayo dyan at baka may masira kayo. At saka hindi sa atin to. Pinapadrive lang sa akin to ng boss ko. Sino ba yung bagong boss mo, Kuya Jepoy? Yung kasama ni Mio kanina. Si Tito Miguel niya. Si Tito Miguel? Di ba? Ayaw doon nila Mio? Naniniwala naman kayo. Ito to naman, Kuya Jepoy eh. Ba't talaga siya? Ba't talaga? Nananakit ng tao. Ayokong tayo naman na makuryente sa lahat na nangyayaring to. Ano? Ang bad mo, Chung? Na-oryente ka? Hmm.
Sabi mo sa akin, ginawa ko ba yung tama? Hindi ko alam eh. Pasensya ka na, pero wala akong sagot sa mga tanong mo. Bago ka pumasok sa buhay ko, kung alam ko lang, kung nagpipigil kay Miguel, hindi matatapos ang kasamaan niya. Kaya kailangan ko gawin to. Dahil ito ang tama. Sasabihin ko lang sa yung sinabi sa akin ni Jeffrey kanina. Na baka nabubulag ka lang sa galit mo. Na naipagpapalit mo ng tama sa nararamdaman mo. Lokong yung sirap-rap ah. Wala doon siyang powers. Eh, lakas nga na tama sa akin eh. Oh, Mio! Ire-release ka na daw ng mga doktor. Ano, okay ka na? May aksidente lang po. Eh, may tinaste lang po kami ni Iboy. Yung robot mong kaibigan? Alam niyo na po. Oo. Alam ko na. At simula ngayon, ayaw na ayaw kong lalapit ka sa Iboy na yan. Pero mama, mamalas po sa rama. Tama na! Ha? Tama na! Nakapag-desisyon na ako. Ha? At ngayon, susundin mo yung desisyon ko dahil ako ang mama mo. Ano ba nangyayari sa inyo? Nakakalimutan niyo pa po talaga? Kailan niyo pumahala yung sarili niyo? Nung wala makapaniwala, na pwede maging tunong bata si Iboy. Kayo nga po nagsabi na walang imposible na kahit na mabuhay ng totoong bata. Kayo po nagsabi ng seven step. Yung luha ng buhaya, talang maninig. Gusto rin po maging tao si Iboy. Pero ngayon, kayo po nagagalit. Sana maalala mo na, Mama. Sana maalala mo na dati naniniwala ka sa magic. At maintindihan nyo rin po na hindi ba si Iboy, malilab nyo rin po siya. Dapat nga po, maging masaya kayo ngayon eh. Naging totoo ang sinasabi ninyo. Nagiging totoo si Iboy. Lahat tayo naniniwala ka. Ito ang tatandaan niyo, ha? Walang imposible. Pwede siya maging tao? Kailangan matapos ni Iboy ang seven steps. Ano-ano po yun, ma? Yung una, luha ng buwaya. Kahit ano pwede. Kasi nga, may magic! Diyos ko, kailan ba ito matatapos? Nasasaktan na pati ang anak ko. Paano ba ang maging ina sa kanya? Ang gusto ko lang naman iprotektahan siya mula sa robot na yun. Pero yun ba ang tama? Gusto ko nang bumalik sa dati ang lahat at gusto ko nang maging ina ulit sa anak ko. Sa lahat ng sagot sa mga tanong.
Sabi mo, kailangan ko tapusin ang mission ko. Pero bakit parang nahihirapan ako? Sabi ni Princess, kapag nagawa ko to, magiging masaya daw ako. Pero bakit parang hindi? Kung unti na lang ang natitira sa aking oras, bakit kailangan ko pa magsakripisyo sa iba? Bakit kailangan ko pa tumulong sa mga tao? Sila mga punong-punong galit sa puso. Minsan, sobra na silang makasarili. Sila na minsan, nakakalimot sa kanilang pagkatao. Sa totoo lang, natatakot din po akong masira at mag-shutdown. Pero wala po ba akong karapatan na gawin ang magpapasaya sa akin habang may natitira pa pong oras? Nagpunta ako dito para ipaalala lang sa'yo kung ano ang nakataya dito. Layuan mo ang pamilya ko! Mahal na mahal kita, Ria. Hindi ako makabili ni Papa. Hindi ka na namin kailangan, Mama. Hanapin ko na lang nga si Papa. Kung ayaw hanapin ni Kuya Chapo si Tatang, na lang maghahanap sa kanya. Mas malaki na ngayon ang bahay ko. Mas mabuti sigurong mag-isa na lang ako at gagawa ko ng sarili mission ko kung saan mas tatanggapin nila ako. Paalam. Nagpunta ba dito si Mio? Actually po, nawawala si Rap-Rap. Siguro magkasamang dalawa. Nandito ba ho si Princess? Nawawala rin si Princess? Sigurado ako si Rap-Rap may pasimulo.